sementeryo sa Davao City sarado na ngayong araw. Ilang Davaoenos humabol sa pagbisita sa kanilang yumaon nitong weekend. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Ngayong taon, mas maaga at mas mahaba ang panahon sa ginawang pansamantalang pagsasara ng Davao City LGU sa mga sementeryo ng lungsod na nagsimula kahapon at magtatapos hanggang November 7, kung kaya't noong Sabado ay may mga humabol na para bumisita sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay sa Davao Memorial Park. 30 minuto lang ang ibinigay na panahon para sa mga bumisita. Ayon kay Joy na binisita ang puntod ng mga yumaong kamag-anak, mas maayos ang ganitong sistema. Oh, okay lang. Ganahan ko ani kay dili para sa tung sauna bang hala dut-dut jud ko mga tao, no? Pareho din ang sitwasyon sa Forest Lake Cemetery, Orchard at San Pedro Memorial Park, maging sa Roman Catholic Cemetery kung saan bumisita ang magkakamag-anak na kabalyero. Kaya sinulit na nila ang panahon sa pagpipintura ng mga nicho ng mga yumaong mahal sa buhay. Taon-taon na nila itong ginagawa bilang pagpapahalaga sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Sa'yo, may mamanggod kay sarado na ba? Sa'yo lang naman, pradali pong moment. Sa musoleyo naman ng pamilyang Duterte sa naturang sementeryo din, kung saan nakahimlay ang mga magulang ni Pangulong Rodrigo Duterte, may mga nakasindi ng mga kandila at ilang bulaklak na nakaalay. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung may bumisita na ba sa mga Duterte. Matapos magsara ang mga sementeryo kahapon, meron pa rin ilang nagbabakasakali na makapasok sa Davao Memorial Park. Ngunit sarado na ang gate. Wala yung nagpas ni Sulog. May mo release. Close po. Ang opisina. Wala mo release. Dapat, kapay balo mo. Lugay naman nag-implementer ang gate pass nga every Sunday close. Sarado rin ang gate ng iba pang sementeryo sa lungsod, gaya ng Davao Chinese Cemetery at Buhangin Memorial Park. Ang mga may gate pass lang na mga kamag-anak na may schedule ng libing, death anniversary, 40 days at iba pang selebrasyon ng namayapa, ang tanging pinapayagang makapasok sa limitadong bilang ng tao at oras. Ako si Orijil Relator para sa GMA Regional TV.